Hey! 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 Ating iboto, Kulotskitibi bilang kapitan. Di ka na makasaktan, dahil ngayon palang ikaw ay tatalik ko. O nga pagtapos na isang linggo, ako'y magnanakaw. Tara na! Chumpong! 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 Ching-ching! 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 Okay guys, wait lang ha. Hey! Nakikita nyo ba yan? Tatakbo ko bilang kapitan ng aming barangay. Yan, iboto nyo! Kulotski TV, di mataliguran, number 69 sa balota, inyong iboto. Ako'y maglilingkod ng dapat at buong loob akong magseservisyo. Hindi ka tataliguran dahil ngayon pa lang ako ay nakatalikod na. Stop it. Get some help. Pero hindi ko nakakalimutan ang aking obligasyon dito sa aking pag-YouTube. And today, eto na yung part 2. Panoorin nyo na habang nangangampanya ako sa labas. Panoorin nyo na yung part 2 ng pinakamalaki na tindahan ng Tamiya dito sa Philippines. Hindi ko alam kung yun nga ba, pero tingin ko yun na yun. So, let's go! Nakita nyo tong jeep na to? Pinaandar ko to doon sa racetrack. Apakatulin, apakaangas, apakabigat, apakaingay. Lahat na nandito na sa jeep na to. Okay, nandito na yung mga kasama ko. Ano? Mangangampanya na ba tayo? Teka lang. Sana ako'y manalo para linggo-linggo may sweldo ako kahit di ako nagtatatrabaho. Gago! So ayun na nga, itinuloy ko pa rin yung pagbablog natin tungkol sa Tamiya kahit kamunti ka na tayong ma-scam. Yung camera ko muntik nang mawala sa mga nakapanood sa unang video. Ito talaga yung main goal ko ngayong araw na to, yung mapuntahan yung tindahan ng Tamiya doon sa May Makati. Dahil hindi ko pa talaga siya napupuntahan at balita ko isa yun sa pinakamalaking tindahan ng Tamiya at saka yung racetrack doon napakahaba. So gusto kong subukan yung jeep na Tamiya natin doon dahil binihisan nga natin siya. So gusto ko siyang subukan doon. So itunuloy ko pa rin tong video na to kahit na bad trip na tayo. Yan, itunuloy ko pa rin, hinugot ko kung saan ko pwedeng hugutin yung mood ko. At nagawa ko naman. At eto, tignan natin yung mga pwede nating makita sa shop na to. Sa kaya yung Lil's Hobby dito sa May Makati? Puntahan na rin natin, tuloy na natin to boy. Nandito na tayo. Nawawala na talaga ako ng gana dahil sa nangyari, pero open sesame, open. Tagal mag-open ah. Open baby, open. Ayaw ah. Go baby, open baby, open. So dito sa May Glorieta to is hindi lang pala Lil's Hobby yung pwede nating makita. Meron ding neutral grounds. Yan, etong neutral grounds, familiar sa akin to. Yan, napasok ko na to dati. Ang tinitinda nila dito is more on board games, tsaka may mga card games like magic cards. And then meron din sila ditong Pilbers guys. And meron din sila ditong Big Boys tsaka Play Giant na talagang mga tindahan ng laruan to. Basta laruan ang hanap mo, Big Boys tsaka yung Play Giant pare. Apakarami nilang laruan dito. So sa mga magtatanong, Kuya Kulotski, paano ba puntahan yan? So kung galing ka ng Trinoma, sakay ka lang ng MRT, tapos baba ka sa May Ayala Station. Pagkababa mo ng Ayala Station, doon ka na mahihirapan dahil napakarami ng mall dito. May Glorieta 1, 2, 3, 4, 5. So eto, nasa Glorieta 2 to. Pagpunta mo ng Glorieta 2, hanapin mo lang sa May 3rd floor. So makikita mo agad dahil dikit-dikit sila. Pasukin na natin tong shop ni Lil's Hobby, tapos ni Brickyard na magkatabi lang sila. Apakalaki ng racetrack ni Brickyard dito, pare. Ito na kaya yung pinakamalaki talaga. So tara, pasukin na natin to. So dito sa loob, makikita natin yung halos iba't ibang klase ng kits. Merong tanks, may navy vessel, may mga aircraft, at saka yung ito, yung hinahanap natin palagi is yung mga 4-wheel drive. Ito tulad nito, may Avante X pare, classic to. And then meron ding Copper Pang. Yung iba walang presyo, so hindi ko mapapakita sa inyo kung magkano, pero naglalaro lang isa 500, 600, ganon. So, uy, ano to? Walking and swimming duck. Wow, ang ganda nito guys, sa pangtubig. Tapos di battery din, ang angas. Ito may presyo siya, 1-2 pare. Ang ganda naman nito. Pwede siyang pantubig, no? Gano'n kaya kabilis to pag nasa tubig na? Yan, ang ganda nito. Bago to ah. Parang bago to, ano? Bago to eh. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon na ako nakakita ng Tamiya na pantubig. Pero ito, yan, nakita ko na to dati. So ito yung gusto kong kolektahin. Meron na akong dalawang klase ng truck na ganito. So itong Toyota 4Runner. Yan, wala pa ako niyan. Nasa ano to?
750, parang ganun, 800. So meron din pala silang ganito, no? To electric handy router, ginagamit to kung gusto mo mag-customize ng Tamiya mo. Kadalasan ang mga gumagamit nito yung mga nagko-confi, pare. Tama ba? Tama nga ba ako? Yan, no? Pangbutas ata to, eh, no? Hindi ko sure. Yun yung feeling ko, pangbutas to. So tignan naman natin yung presyo ng mga barko, guys. Yan, ito talaga yung masakit sa ulo buuin. Meron ditong USS Theodore. Yan, ang presyo niya is nasa 2,295, pare. Ang ganda na ito, USS Theodore Roosevelt CBN-71-2000, pare. Ang ganda. So meron din namang mas maliit kung gusto nyo. Ito, USS Hornet CB-8. So ang presyo naman nito is parang nasa 1,395, pare. Ayun siya sa may gilid. So hindi ba ako nakakapagbuo nito, eh? Kung ano ba yung nasa picture, kung gano'ng kaliit yung parts, ganun din yung iisa-isahin nating buuin. Ito, 1,398 naman to, US battleship, pare. Ang ganda nito, BB-63 yan. So dito naman tayo sa mga aircraft. Yan, yung aircraft nila is eto, meron sila ditong P-51C Mustang Fighter, pare. Tsaka mas mura siya. Ito nasa 300, yan o, 398 pesos. Gano'n kaya kalaki to pag nabuo na, no? So eto, kapresyo niya lang din, nasa 398 pesos, F4U1. So magkakapresyo lang sila, no? Tsaka siguro magkakasinlaki lang to. So bukod sa mga jet fighter, meron din sila dito mga helicopter, yan. Ito ang presyo nito, nasa 395 lang din, no? Ang magkakapareha sila ng presyo at magkakaparehas lang din ng laki ng box. Pero eto, may malaki rin pala dito. Ayan, eto, tagwa 1,598. So sa mga tanks, ayan, ang dami din dito, pare. Iba-iba nga lang yung presyo. Tulad nito, may mga tagto 2,200, 2,198. Ayan, iba-iba yung presyo, pare. Buti na lang hindi ako nahilig sa mga gantong kit, eh, no? Ang mahal na, tapos ang tagal pang buuin nito. Etong mga gantong klase ng kit. So yung mga gantong klase ng kit, talagang matagal tong buuin. So kung marami kang oras, pwedeng-pwede sa ito. Ayan, buti nila ako hindi ako nahilig sa mga gantong klase ng kit. Kasi ang hirap buuin nito, dinidikit-dikit pa to. Hindi to katulad ng mga mini 4-wheel drive natin na binibili. So dito sa kabila, eto na yung The Brickyard. Katabi lang to ni Lil Sabi. And dito natin makikita yung racetrack. Ayan, nakita nyo naman, may racetrack. May buuan ng Tamiya. Pagkabili mo ng kit, pwede ka magbuo dito. At napakaraming accessories, pare. And then ang daming RC cars, pare. Kung makikita nyo, nandoon yung mga RC cars sa taas. At napakalawak din talaga ng shop nila dito. Pwede kang tumambling, pare. So hindi ko sure, pero eto na siguro yung pinakamalaki. Dahil eto yung napuntahan ko na isa sa pinakamalaki, pare. Bukod doon sa pinupuntahan natin malapit sa may Trinoma. Yan, The Brickyard din yun. Pero yung The Brickyard dito sa Makati, napakalaki. And then punong-puno din siya ng accessories at ng mga kits, syempre, pare. Napakadami. Yan, merong RC cars, may mga 4-wheel drive. At talagang pupukaw sa mata mo. At talagang magugustuhan mo, pare. Pero ang mahal. Ang mahal ng RC. Ito talaga yung gusto ko, eh. Tignan nyo naman, remote control pa lang, 4,000 na. Hindi pa kasama dyan yung pinaka-unit. So ito talagang hobby na to, is pang maraming pera talaga, pare. Ako siguro sa susunod na lang, no, pag marami na tayong pera, tignan nyo naman yung presyo nun, pare. Nakakalula. Ito pa yung mga ibang RC dito, pare. Ang gaganda talaga. Pag ako nagkaroon nito, pare, naku po, baka hindi na ako mag-vlog. Kaya hindi ako bumibili, eh. Gusto ko mag-vlog, syempre. Hindi, joke lang. Palusot ko lang yun. Pero gusto ko talaga ng RC cars. Yan, ang ganda. Sa susunod siguro, pag mayaman na tayo, so huwag nyong kalimutan mag-like para may pambili tayo, guys. Yan, like lang, pare. Malaking tulong ang pagla-like sa video natin. So sa part na to, isusubukan ko na yung jeep natin. Natatakot ako ba hindi siya kasya sa racetrack, dahil pinalaki ko pa siya, di ba? Pinalapad pa natin dahil do sa accessories. Pero ito, malalaman natin kung magkakasya nga ba siya. So ay, hindi pala dito yung start. Ayun, dito. Ay, kasya. Nakakiat. Kaya. So kung mapapansin nyo, ang ingay nung jeep, pare. Ang ingay niya talaga. Ang tahimik pa naman dito sa may area na to. So ang ingay nung jeep, hindi ko alam kung bakit, pero ang ingay niya talaga. And then may medyo mabagal siya, kahit yung ano niya, yung gear niya, yung motor niya is pang racing din naman. So ayan, medyo mabagal siya. Siguro yung battery, hindi pa siya full charge yung inilagay ko. Pero napakaingay nung jeep. Yun yung napansin ko dito. Siguro may sumasayad sa kanya. Okay na. Thank you. Ay, sorry. Nilagay ko lang yan dyan. Galing to sa starter pack. Kaya siya may... Ah, eto. Alisin ko na.
Trinay ko lang kung maganda ba siya tignan. Salamat naman mo baba. Ah, sumasayad. Sumasayad siya. Kaya maingay, oo nga. Okay, sige. Thank you. So, ayun na nga. May sumasayad nga kay Jeepney. So, kailangan nating alisin yun. Pati yung mga accessories, alisin na natin yan. So, tara, umuwi na tayo at bumalik na tayo dito kay Kulotsky na kandidato. Yan. Let's go! Dito. Ay, so, ayan. Nakakapagod pala mangamba niya, no? Talagang lahat ng tao kakamayan mo, kahit di makakilala, syempre, paplastikin mo yan. Boto nyo ako, mabait ako ha. So, joke lang. So, okay, sige. Yan, yan lang yung video natin for today's video. Yan, ayan yung nangyari pagtapos nating muntikan na may scam. So, first time ko makakita nung Tamiya na duck. Yan, yung duck tag-1-2 medyo mahal. So, konting like lang, support nyo yung video na to para mabili natin yung Tamiya na yon. Yan, like ka naman dyan, doll. Ang hirap gumawa ng video, tapos hindi mo ilalike. So, palike naman, doll. So, okay, sige, next time. So, hindi lang ako bibili. Pag nakabili pa ako ng isang Tamiya, pamimigay ko rin dito. Yun. So, let's go. Maraming salamat sa inyo. Tapos na ang aking pangangampanya. Sana manalo tayo. Sa susunod na video, i-reveal ko is yung mga kagawad ko. Let's go. Bye-bye. Paninindigan natin to. 'Yung mga naghahanap ng tulad ng ganto na mga pellet gun, available pa rin to dito sa may shop natin. For cosplaying, displaying, or collecting, andito lahat 'yan. Meron tayong handgun, sniper, meron tayong automatic, tsaka full metal. And meron din tayong ibang laruan dito like helicopter, check nyo na lang. Yeah, let's go. Balik na tayo sa vlog.